Guys, welcome back to my YouTube channel. Yan, nag-aantay ako ng bus. Alam nyo ba guys, kung anong topic natin ngayon? Ang topic natin ay tungkol sa sleep paralysis, sa tawag doon, o bangungot. Alam nyo ba kagabi, binangungot ako. Kala ko nga katapusin ko ni promise, talagang takot na ako. Kasi ano, kumain ako. Eh sabi nga nila, di ba bawal daw kumain, tapos matutulog ka. Eh sobrang pagod ko siguro, tapos pagod na pagod talaga ako. Yung parang, ayoko matulog kasi nga, ayoko pa muna matulog kasi nga, kakain ko lang. Kaya lang talagang hinihila ako ng higaan eh, talagang nakatulog ako. So pagtulog ko, siguro paghiga ako talagang bihirang mangyari yung kasi hirap ako makatulog. Nakatulog agad ako, nakapikit agad ako. Tapos maya-maya, wala pa siguro, hindi pa masyado mahaba yung tulog ko. Binangungot ako, alam mo ba yung bangungot ko? Nakakatakot. Ano, parang may umuuga talaga sa higaan ko, tapos palapit na siya ng palapit. Tapos ano, sumisigaw na ako. Pero hindi ko maigalaw yung katawan ko. Talagang hindi ko talaga maigalaw. Tapos parang may pumipigil sa akin na huminga ako. So natakot ako. Sobrang takot ako. Kala ko talaga katapusan ko na. Ano, nagdasal lang ako. Yung buti nagising pa ako. Yun, salamat sa Diyos. Kaya yun nga, hindi talaga natin alam yung, diba, kung hanggang saan tayo. Kaya sa mga mahal ko sa buhay yan, nagsasabi na ako, mahal na mahal ko kayo yan, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga nagsusuporta sa akin, kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, di ba? Madalas mangyari sa akin yun, madalas akong bangungutin, madalas akong yun nga, sinasabi nilang hindi ka makagalaw. Pero yun nangyari sa akin kagabi, yun na yata yung pinakagrabe, yung pinakaano sa akin na pakiramdam ko, yun na yung parang ayoko nang maulit, at sana wag na maulit kasi nakakatakot talaga sobra. Sobrang takot na takot ako. Alam niyo yung parang pinipilit mo igalaw yung katawan mo pero hindi mo maigalaw kasi parang may pumipigil sa'yo na gumalaw ka. Ganun yung nangyari sa akin kagabi. Tapos sumisigaw ako pero walang lumalabas na boses sa akin. Talagang pinipigilan niya ako. Kaya yung guys, sa mga nakakaranas ng ganon, yun, magdasal lang kayo. Kasi ang ginawa ko lang talaga noon, nagdasal lang ako. Dasal ako ng dasal hanggang sa yun, nagising naman ako. Tapos pagkagising ko, tumayo agad ako, tapos uminom ako ng tubig. Tapos parang ayoko talaga ulit matulog. Kaya lang talagang, siguro sa pagod, kasi lagi akong puyat, pagod, kasi nga panggabi yung trabaho ko. Ano, nagbabawi ako sa tulog. Eh bihira nga lang mangyari sa akin yung ganon na, yung pag nahiga ako, tulog agad. Talagang, yun, buti naman, pagkatapos nun, talaga hindi ko kaya talaga, natulog ulit ako, nagdasal lang muna ako. Kasi minsan, nakakalimot tayo, di ba? Kaya kailangan huwag tayo makakalimot sa Panginoon. Yun, nagdasal, tapos nakatulog naman ako ng maayos na. Yun, salamat sa Diyos. Kaya, guys, huwag natin kalimutan magdasal, huwag natin hayaan makalimot sa Kanya. At, wag natin kalimutan sabihin sa mga taong mahal natin sa buhay na mahal natin sila habang nandito pa tayo sa mundo, di ba? Ilang masasabi ko guys, at salamat sa mga nag-message, kahit wala naman, charot. Salamat sa mga nag-comment, yun, salamat sa mga nagsabi na nagdasal lang daw ako, yun, salamat. Yun lang guys, bye for now!